Hi, welcome back to our channel. And for today's video, papakita natin yung talagang totoong identity ni Mayor Leal Go. So, eto, narito na. Tingnan nyo lang yung picture ni Go Huapi. So, dito, si Miss Ping tsaka si Miss Alice is talagang makikitaan natin ang similarity ng kanilang mukha, even ang kanilang hugis ng kanilang mukha at ang kanilang buhok, meron talagang pagkakaparehas. So, dito in-explain ni Senator Gatsalian kung ano talaga ang totoong identity ni Miss Ping at ni Miss Alice Leal. Similarities hindi natin matatanggal eh. Mm-hmm. Talagang hawig na hawig at kamukhang-kamukha niyo yung bata doon sa application for special investors resident visa. So napakahalaga talaga na malaman talaga ang totoong identity ng mayor na ito, kasi kapag nalaman nila na kung pure Chinese talaga siya, so talagang may mga pagkakataon na yung mga dokumentong ginamit nila is walang katotohanan. Doon sa application nila, mm-hmm, nakasulat doon si Wen Yilin ang kanyang mother. At yung address ni Wen Yilin doon ay the same address na nasa Valenzuela. Mm-hmm. Nakasulat doon. So imagine yung kay Miss Ping, yung address ni Miss Ping at yung address ng dating kumpanya ni Mayor Go is magkapareho. So doon pa lang parang makakaisip ka na na, uy, parang may pagkakasimilarity yung dalawang tao. 58 Santiago Street, Valenzuela. Yun ang exactly the same address na nakalagay sa incorporation papers ng mga Guo family. Yung papel sa special investors resident visa at yung mga... So, kung iisipin na naman natin, wala namang mali kapag ang isang foreigner is magpa... magpa-naturalize citizen sila dito sa Pilipinas, okay lang naman yun kasi marami ng mga foreigner na talagang nabigyan ng pansin. May foreigner nga na vlogger dito sa Pilipinas na talagang nabigyan siya ng grant na maging isang totoong Pilipino. So, kaya lang, lagi rin natin tatandaan na kapag ganun ang ginawa nila is baka magagamit din sila sa mga maling paraan, kagaya din kay Miss Go. Incorporation papers niya, tugma yung address. Mm-hmm. So, ibig sabihin, consistent si Wen Yilin, nakatira doon sa Valenzuela address. Kung titignan natin yung kabuuan na storya, dahil dumating dito si Go Huaping ng 13 years old, mm-hmm, talagang wala silang maipapakitang birth record. So, dumating nga sa Pilipinas si Miss Ping dito sa Pilipinas ng 13 years old. Kaya nga daw sila sabi dito na walang maipapakitang birth certificate si Mayor Go sa Senado kasi nga talagang 13 years old na siya nung dumating dito sa Pilipinas. Records at walang maipapakitang school records. So, ang naging daan nila para mabigyan siya ng Filipino citizenship ay yung Peking birth certificate na nagsinungaling yung kanyang tatay. Sinabi niya na Filipino siya, mm-hmm, Filipino si Amelia Leal, therefore Filipino si Alice Go. Pagtitignan mo yung kabuuan storya, parang ngayon lumilinaw na kung bakit pineke yung kanyang birth certificate. So, yun nga ang explanation ni Senator Mayor Senator Gatsalian sa totoong identity ni Mayor Alice Leal Go. So, tingnan naman natin ang kanyang buhay bilang isang mayor or parte ng kanyang lugar na nasa sakupan. So, eto, tingnan natin. Meron kasing actually gumawa siya ng sariling vlog niya. It's a daily vlog. So, pinapakita niya dito kung ano yung mga ginagawa niya daily. So, eto, tingnan natin. Eto pala yung kanyang daily vlogs. Actually, gumawa kasi siya ng channel sa YouTube.
So, ang ginagawa niya, gumagawa siya ng mga daily vlog. It was posted 2 years ago. So, eto, tingnan natin. So, parang makikitaan talaga natin na para siyang isang typical na Pilipina na mahilig sa aso. Pero kung iisipin naman natin, kung talagang gusto lang ni Mayor na maging isang totoong Pilipino, wala namang problema doon. Ang importante lang, basta't wala kang ginagawang illegal, wala kang ginagawang mali sa kapwa Pilipino, is ma-allow ka din or i-grant ng government yung iyong citizenship. So, actually, ang dami na rin mga foreigner na naging Pilipino na dito at dito na nirahan sa Pilipinas. So, credit sa music, baka makapiright tayo. Cash, come here. So, pati pangalan ng aso, Cash, 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 Mayor, baka naman. Isasama ko po kayo ngayon araw sa akin sa first ever vlog. Dan! By the way, sa mga nagtatanong po kung anong gamit ko pong shampoo, ito po yung gamit ko pong shampoo cake. Hindi rin po ito sponsored product. Ito po ay nabibili ko lang po sa internet. Lazada! So, parang typical na Pilipina din na mahilig sa family through online. Ate G! Good morning, ate! So, ito yung mga tauhan niya. Kain tayo, Ate G! Bahay. Pagising ko ng umaga, ang ginagawa ko, pagkatapos so, kasama ko, niya dito is, maligo, mag-aayos ng hair ko, dahil mahaba, kumakain mo na ng breakfast, pagkatapos ko mag-breakfast, saka ka lang ako nagwa-work either sa election or sa farm, sa negosyo. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal, ay toyo. Kasi hindi siya malat, at ito talaga paborito ko. May mga tuyo bang hindi maalat? Thank you. Baka meron. Tuwing umaga, mas masarap, may coffee, pampagising, at ito rin ang, paano ba? Pag wala akong coffee, hindi ako makakapagtrabaho. Ganon. Mamamayang 11, meron ka pong schedule. Then, sa hapon po, mga 3 p.m., meron so, dito, ini-explain na kanyang secretary yung schedule ni Mayor ng buong araw. May meeting ka po ng 6 p.m. Ah, o sige. Ang gagawin natin, kumain ka ng marami. Ating kapatid, kumain ka ng marami. Para may energy tayo. Ate Kat, ayaw mo kumain? Credits pala kay Mayor. It's a reaction video lang. So, thank you for sharing this video. Tignan natin ang report na galing sa farm, galing sa piggery. Ayusin din natin mga incentive ng mga empleyado natin, mga bonuses nila. Meron kasi silang weekly na incentive sa farm na kailangan po natin pirmahan yung checks nila every week para matanggap nila on time. Guys, look, this is my calculator. Ito yung back niya. Sobrang cute. Even yung calculator ni Mayor, may mga sticker na nakalagay sa likod. Diba? Ito po ay aking calculator for the last 10 years. 10 years ko na po siyang gamit. Dala-dala ko siya everyday. Kasama ko siya sa bag. Kaya malaki po ang working bag ko po kasi calculator pa lang, sobrang laki na. Look, look, look. Hi guys! Ready na ako! Let's go! Let's go to our meeting number 1 for the day! Let's go! Tara na! Shush! So, tingnan natin ang farm ni Mayor. Bye-bye! Hi guys! Andito na... So, ito pala yung farm ni Mayor. So, meron siyang poultry farm. So, ang dami niyang manok. Ang bilis pa naman mangitlog ng mga manok. So, if ever you have an idea to how to do this business, so, try nyo. So, meron siyang piggery. Aside from piggery, meron din siyang poultry. Imagine 30,000 heads na chicken. Ang dami nun. Grabe. Ang kulay ng itlog nila, puti. Nag-iisip nga. 30,000 heads na chicken. Ang laki ng farm. Ang laki ng poultry niya. Kung pwedeng gawing pink eh. Totoo yan, kung meron kang 100 chicken, nasa more or less 80 to 85% yung nangingitlog. Ang bilis. So, bawat isang daan po na manok. Imagine, per day, kung may per day ka lang sa 100 chicken, meron kang per day na 85 pieces of egg. Sobrang dami nun. Grabe. Talagang asikaso siya.
dapat alam mo yung paano mag-sanitize, ano yung gagawin sa mga ano nila, ways nila, saka alam mo kung yung paano sila i-handle. Kasi kapag ganito, napakalaki ng capital, napakalaki ng expenses, kaya dapat tutok ka talaga sa ganitong klase ng negosyo. Vaccine na po for the ASF. Dadaling ko naman po kayo sa Piggery kasi ngayon po may threat, baka tamaan po tayo ng ASF, kaya hindi ko po kayo madala sa Piggery. Dito naman po tayo muna pumunta. Sa susunod ko pong vlog, may papakita pa po ako sa inyong iba naman. This time po, chicken po muna tayo. Andito naman po tayo ngayon sa... So, ito yung kanyang area sa pagpapak ng mga itlog. Ating grading area for the eggs. Dito po natin titimbangin ang mga itlog po natin na galing po sa loob ng farm, yung mga chicken eggs po natin. Iniweigh po natin kung anong po mga timbang nila. Let's go! Trabaho po muna tayo! Kinulayan ko na lang sa artificial color. Chiding! Tignan nyo po, mas marami po yung small, mas konti yung medium and large. Kasi mainit po yung weather, so yung manok po hindi po kumakain ng maayos. Kaya pangit po yung kanilang... Sa Barangay VDR po. Hi guys! Andito naman po tayo ngayong gabi sa aking barangay. So kapag mayor ka talaga, wala kang tinitingnan na oras, kahit na anong oras available, o kung may mga meeting na kinakailangan mong tapusin, talagang dapat handa ka parate. Hey, Barangay Virgente Los Remedios. Ang ganda ng sasakyan ng mayor. Ang laki ng makina yan, tsaka malakas kumain sa gasolina yan. Ang sa akin naman, kung talagang nakakatulong ka naman sa mga Pilipino, basta nakakatulong ka, eh okay lang din naman eh. I know may mga batas lang talaga sa Pilipinas na minsan hindi na natin maintindihan. Pero I know for sure na talagang may mga dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Kasi ayaw talagang nila, baka napapasukan na tayo ng mga foreign person dito sa ating bansa. Yung iba kasi hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Yung iba din may mga illegal na ginagawa dito sa Pilipinas. So, yun ang video nga nalaman natin tungkol nga kay Mayor Alice Lealgo. So, I hope na meron kayo naka for today's video. So, don't forget to like, subscribe, and comment down below. So, hope to see you again for our next video. Bye.